Hi guys! Another vlog, another tutorial para sa inyo. Yes, tuturo ko sa inyo kung paano mag-invest sa G-Invest, sa GCash. Yes, syempre, lahat naman tayo ay gusto natin, di ba, maging investor. Di ba, ang syala makadating pagka investor ka, may investment ka. Ay, tuturo ko sa inyo kung paano ko na-discover at paano ko pinag-aralan yung G-Invest dito sa GCash. Yes, naka-blue pa ako, di ba? Pero hindi to paid, ha? Hindi to paid. Siyempre, wala tayong ganun. Kasi starting pa lang tayo dito sa YouTube. So, ayun, turo ko sa inyo dito yun sa GCash. So, ayun, konting emote-emote lang. Siyempre, pagka sinabi natin na investment, ang iniisip agad natin, okay, pang mayaman lang yan, pang may pera lang yan, investment na ganito, pagka ano lang, pag marami ka lang talaga pinagkakitaan, makapag-invest ka. Pero dito sa G-Invest, sobrang kailangan natin magpasalamat sa kanila kasi binibigyan tayo ng pagkakataon para matuto. Sa pag-i-invest, kahit maliit na halaga lang, syempre may minimum talaga dito ng 50 pesos. Yes, minimum yan na pwede ka na mag-invest sa halagang 50 pesos. Saan ka pa, di ba? Siyempre, ang sarap sa feeling kahit pa paano. Yung 50 mo, may pagkakataon yan na. Siyempre, pag i-invest mo, kailangan handa ka talagang mag-take risk. Siyempre, ganun talaga kahit sa negosyo, sa trabaho, sa buhay. Kailangan talaga natin mag-take risk. Diba? Ganun lang. So, ayun, start na tayo. Ito yung gamit kong phone. Siyempre, basag-basag niya. Nahulog kasi. So, ayun, start ko na. Ayan. So, dito sa GCash natin, pakita ko yung dito or dito. Ayan. Makikita niyo yan dito. Diba, may G-Save. Hindi ko pa rin yan naaaral. Pero, sabi daw, sa napanood ko ay mas okay sa G-Invest. Pero gusto ko rin yan i-try soon. Inaral ko muna yung G-Invest. So ayan, sorry sa GCash ko, walang masyadong laman. Na-click natin tong G-Invest dito sa ilalim ng reels. And then click yung G-Funds. G-Funds. Yan. Hindi pa nalabas dito yung aking investment. Pero kasi September 14 lang ako bumili. September 14 lang ako bumili. Yan, ito naman. Dito naman dito yung 20. Kasi ang text sa akin, nagpa-process to for 4 days. Yan, 4 days. Kita dito na 4 days siya bago mag-pumasok. Pero, so ayun, turuan ko na kayo kung paano malaman to, paano maintindihan. Simple lang, hindi pa naman ako expert. So, hindi tayo sabay. Click mo itong buy. Ayan, marami dito. So, yun pala. Bago kayo makapasok sa G-Funds, magre-register muna kayo doon kung ayun yung mga ano, kung lalabas kasi dito yung nasa taas. Your risk, and your risk appetite model. Moderate lang yung akin kasi. Basta may mga sasagutan kayo, i-re-register kayo. Kaya nyo yun, sasagot lang naman kayo dun yun. Multiple choices naman. Tapos, ayan, ito lalabas yan dito. Ayan. Yung ALFM Global Multi-Asset Unitong Fund. Ayan. If ano, kasi parang ang pagkakaintindi ko dito. Ayan. Pagka naka-red, syempre, ano, maintindihan natin, parang bumaba siya, di ba? Ayan, o. Nasa 42 pa lang siya ngayon, yung net asset niya. Pero, tama kita dito na 50% lang pwede ka nang mag-invest. Para itong crypto, para sa akin na. Ngayon ko lang din kasi medyo naintindihan, kaya nag-push ako. Kasi syempre, sabi nga nila, bago ka mag-invest, kailangan maintindihan mo muna. At huwag kang mag-invest kapag hindi mo naiintindihan. So, ayun. Pinag-aralan ko muna ito bago ko mag-invest. Kahit maliit lang yung i-invest ko. Pero balak ko siyang dagdagan talaga. Siyempre, abangan natin itong mga
yung tumataas siya. Ayan, ibig sabihin yan, ito, 42, tumaas siya sa 43. Tapos flatline lang. O, 43 yan. Yan, ito yan. Tapos nakalagay dyan, di ba, aggressive. Aggressive, ibig sabihin yan. Ano ba yung pagkakantindi ko dito sa aggressive? Parang ano siya, parang magalaw, para sa akin, magalaw siya. Nag-move talaga siya. Ganun. Parang ganun yung pagkakaitin dito. Tapos, aggressive. Tatlo kasi ito, aggressive, moderate, at saka conservative. So, yung conservative, ito yung kalimitan, 50 pesos lang minimum, makakabili ka na. Nakaka-invest ka na. Ito, halimbawa dito. Mataas to, di ba, naka-green? Ayan, ang pinakita niya dito ay past 1-year return na 3%, 3.71%. Ayan, diba, tumaas siya. Nung mabibili ka, minimum ng 50 pesos. Tapos, mabibenta mo yan ng ideal. Ako kung ganun ha, pero feeling ko, ganun siya. Parang nataas siya ng ganun. Nataas siya ng ganun. Parang sa pagkakaintindi ko, mabibenta mo siya ng ganito. Siyempre, hindi ko masyadong alam. Pero basta, ibig sabihin nito, tumataas. Diba? Ayun na, from 114, tumaas siya ng 115. Ganun. Ganun yung eksena dito. So, yan. Correct me if I'm wrong na lang. Ilagay nyo na lang sa comment section kung anong mali ako, ganun. So, siyempre, hindi pa rin masyadong intindi. Pero, naintindihan ko na siya. Pero may part na naiintindihan ko, may part na hindi pa. Ganon. Siyempre, explore-explore pa tayo. Yan, masana. At wala din namang perfecto agad, naiintindi agad. Diba? O, galing-galing naman ang utak mo ko, ganon. So, kaya nga, ano, papakiliwanag ko sa inyo yung naiintindihan ko. So, ayan. Ayan yung mga Atram Peso Market Fund. Tapos, ang kinuha ko kasi dito, kasi yung itong Atram Total Return Peso Bond Fund. Yung moderate lang. Kasi moderate lang yung risk appetite ko. Siyempre, dun muna tayo. Ayan. Ito, click natin ito. Apan na. Ang tinaas niya ay 4.78%. Medyo malaki na rin ito. Ayan. From, you know, diba? Minimum 50 pesos lang. Pero, ayan. Ang laki nang itinataas niya. Tapos yun, oh, yung fund risk rating na moderate, tapos yung akin moderate din. So, parang, ito dapat yung kunin ko. Ayan. Pero, kung talagang may budget, at gusto mo talaga yung, sabi ba, pag malaki yung investment mo, mas malaki din yung itataas mo. Mas malaki din yung kikitain nito. So, ito halimbawa, itong Atram Global Technology Feeder Fund. Ang laki nito kahapon kasi noong September 14, nasa 16 point something lang ito. Tapos ngayon, nag 19.48 na ito, grabe. Pero kasi dito, 1,000 yung minimum buy. Bibili ka ng 1,000. Pero, tignan nyo naman. Dito yung nakalagay, oh, yung FundPix, Microsoft, Apple, Google, Alphabet, Google, Samsung, as of August 2022. Ayan. Ayan yung mga ano company. From foreign companies. So, ayan kaya mataas siya. From 242 to 252 na siya. Ang laki. Ang laki na itinaas. Ito, dito ko nga rin gusto mag-invest kasi lang siya. Yung Gcash ko kulang. Pinag-iipunan ko ito. Paghahandaan ko siya. Kasi tignan mo, 19% 48 yung ano, itinaas na tinapitang kita naman yung zigzag line. Pataas talaga siya. And in naman ay pinakita yung last year na nangyari. So kasi kikita to, sa pagkakaintindi ko ha, per ano, yung per year, ganun. Ayun yung tinaas na. Kita mo yan. Ang galing, nakakatuwa. But noong una kasi hindi ko talaga naiintindihan yung mga ganitong buy and sell sa crypto.
investment, ganun. Ngayon, nung nagka-time ako, parang nainganyo ko. Pakipag-aralan ko nga, para... Kasi sayang yung taon, tamo kung nung pandemic pa ako nagsimula mag-invest. Ilang taon na yung lumipas, kumita na sana yung invest ko. Kahit maliit, siyempre, at least kumita siya nung walang ginagawa. Nag-invest ka lang, yung pera mong hindi ginagamit, invest mo. Ganun. Too risky, pero sarap sa pera. Siyempre, basta magtitira ka ng para sa iyo. Sabi nga sa nabasa ko, i-invest mo lang yung kaya mo mawala sa iyo. Invest mo lang yung handa kang mawala sa iyo. Yun, yung may matitira pa rin sa iyo. Yung afford mo lang na mawala sa iyo. Yung halimbawa ako, ang pera ko ay, halimbawa, may pera akong 20,000. Ang iti-take risk ko lang ko, na i-invest ko, ay 10,000. Diba? Malaki. Pero, may chance kasi yun na kumita, at may chance din naman na hindi. Pero, pag kumita, diba? At least, may natira sa'yo kung nawala man yung 10K mo. May 10K ka pa rin. May nagamit ka pa. Ganun lang. Dapat talaga sa pag-invest, matatangkad. Kasi, dahil kagaya ko, isa rin ako negosyante. So, handa ako mag-take para dito. Kahit maliit na. Di ba yan? 100 lang naman yung in-invest ko. Pero gusto ko siyang, gusto kong gagtagan pa. Ito, kagaya nito. Gusto kong mag-invest dito. 1,000 lang naman, di ba? Hindi na masama kung ibibili. O halimbawa, gusto kong bumili ng piyesa ng motor. Imbis na ibili ko ng piyesa, may next time pa naman. I-invest ko na lang. Tumatakbo yung oras, tumatakbo yung araw, di ba? Hindi mo mamalayan next year. Ay, okay, ganito na pala yung pera ko na itinabi ko dito. Kumbaga savings mo siya na kumikita. Kasi ganun yun sa G-Save. Nagsisave ka, tapos per annual din yung kumikita. Parang nagkakaroon siya ng interest. Parang ganito din dito. Pero mas bet ko dito eh. Pero gusto ko rin mag-invest mo lahat. Basta may pera ka, basta may extra ka na pwede mong isave. Ganun na lang gawin mo. Parang ito, payo ko to sa inyo eh. Kasi, think ko talaga sa GCash. Kasi gamit na nga natin yung GCash. Tapos may ganito pa, tinutulungan tayo mag-invest. Yan. Hindi po, ito yung pinakamataas. Kasi yung iba, ito o, 0.50. Ito mababa lang naman. Bigla siguro tumulagsak na ito. Pero malaki pa din, no? Aggressive kasi ito. Tapos, syempre, kung ang lalabas sa inyo na risk appetite nyo ay aggressive, syempre, doon kayo sa aggressive. Kasi kayo yung parang willing kayong mag-invest ng malaki. Pero dito lang ako. Pinili ko yung mataas. Excuse me. Pinili ko yung mataas na may minimum na 50 pesos. Minimum na 50 pesos, pero bumili ako for 100. Para cover, diba? Tapos ito yung nasa taas na ATRAM Global Equity Opportunity Feeder Fund. Naka 4.50 din po. Parang kahapon hindi ito ganito. Tumaas. You know? Pero ito aggressive. So, 1,000 yung minimum niya. Kaya, wag mo na yun. Doon tayo sa mga moderate. Ito, conservative. Naka-green naman siya. Parang ibig sabihin itong naka-green para sa akin. Green flag. Okay, kailangan dito mag-invest kasi parang okay, goods yung history mo, tumaas siya. Ito mo, parang bumagsak, tapos pataas na lang straight, nagme-maintain siya. Ay, maganda, parang bibili ako dito mamay. So, ayan, sige, bili tayo dito sa naka 4.50. Ay, aggressive to eh. Aggressive to. So, dito tayo sa... dito sa ATRAM Peso Market Fund. Ay, ATRAM Peso Money Market Fund. Ay, mag-invest tayo. Pakita ko sa inyo kung paano mag-invest. Conservative, ibig sabihin dito. Yan, may minimum siya na dito. Kasi pag aggressive, kalimitan, naka 1,000 siya yung minimum. So, ayan, bili tayo dito. Wait lang. Check ko lang itong isang aggressive. Pero dito nakita ko yata 50 yung minimum, pero aggressive siya. Diba? Pero tumaas. Pero huwag tayo din. Hindi ko siya trip. Ito may BPI, o, diba? BPI, IMI. Kasi, so dito. Test. Papakita ko sa inyo kung paano yung nilip. Dito sa ATRAM Peso Money Market.
Click nyo lang yan. Ayan, and then click buy. Ayan, may minimum maintaining balance nga pala. Halimbawa, gusto nyo nang i-withdraw yung pera nyo. Mag-iiwan lang kayo ng piso lang. Piso lang naman. Huwag nyo nang inyan yung kuha. Basta ayun. Buy natin. Click buy. And then agree-agree lang. Ayan, agree. Ayan yung mga ano, o, diba? May mga agreement talaga yan. Siyempre, basahin nyo yun. Ayan, o. Unit investment trust fund. Ito, o, yan. Ayan, dami nyo. Yan. Ay, agree na lang natin yan. Agree. Siyempre, agree naman tayo. Ayan. Agree ulit. Agree. Ayan yun. Next. And then, siyempre, magta-text yun sa number nyo. Kluban na lang natin yung mga. Ay, dito pala magte-text yun sa akin. Wait. So, ayan. 50. Ginagawa ko yun dito. Paano naman? Ilalagay ko yun dito or dito. Ayan. Ano? Sige, sample ko yung 50 or sagad ko na ito ng 100 ulit. Sige. 100. Pero pinakita ko sa inyo, pwede 50 ha. 50. Pwede 50. Pero dahil, ano, gusto ko 100 dito. Pero nakalagay sa text 4 days, pero dito nakalagay 3 days. Pero okay na yan. Diba? Ayan, agree lang. Ayan yun. Pinasa ko lang kaunti. So, ayan. Tadan! Buy your buy order is being processed. Yan, ginagawa ko dyan. Parang ayun, no, sa 18 pa siya magiging complete. Ano yan, screenshot lang natin. Siyempre, kailangan natin ng proof. Sa pending. Makikita nyo pa rin yan. Kasi yun, okay lang natin. Okay. Yan. Yun lang. Makikita nyo yan dito sa pending order. Yan, di ba? Dalawa na yung investment natin. Perfect. 200 na, di ba? So, ayun. Manifesting. Manifesting. Maging okay yung takbo ng pinag-investan natin. So, ayun. Sana may natutunan kayo. And then, comment lang kayo sa baba. Yun naman nag-text sa akin, G-Invest. Comment na kayo sa baba kung meron pa kayong gustong itanong or i-correct nyo ako. Okay lang, welcome ako sa ganyan. Para matuto din ako. Share nyo sa akin. At share ko sa inyo yung nalalaman. So, yun. Sana i-subscribe nyo ako. And click the notification bell para ma-inform kayo kapag may bago akong upload. Thank you so much. Bye-bye.